magsimula, tayo pong lahat ay umupat manalangin. Dakila, banal at makabaging Diyos, Ama na nasa langit na sa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po, Ama, sa dakilang pag-ibig at biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, iniligtas niyo po kami mula po sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya po, Panginoong Diyos, hindi na po kami hahatulan pa. Kaya nagpapasalamat po kami dahil bagaman hindi po kami karapat-dapat, sa biyaya kong ito, iniligtas niyo po kami at inibig niyo po kami na wala pong anumang hinihingin kapalit. At ngayon po, narito po kami sa lugar pong ito upang mag-aral po ng iyong salita at magkaroon po ng banal na fellowship. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na nawa sa oras pong ito, makuha po namin ang aral na nais niyo pong sabihin sa amin. At nawa, Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng lakas upang magawa po namin maisabuhay po yung mga aral na matututunan po namin sa araw pong ito. At idinadalangin rin po namin, Panginoong Diyos, yung mga brothers and sisters na dumaranas ng mga pagsubok at sa mga may sakit, idinadalangin po namin, Panginoon, na nawa, agad po silang gumaling at ibuhos niyo po sa kanila yung biyaya na kinakailangan po nila upang magawa po nila ng mga pagpatuloy po sa kanilang Christian life. Panginoon, kami po ay nabubuhay na po sa katapusan po ng panahon at wala na po kaming sapat na panahon upang ipangaral po ang Ebanghelyo. Tulungan niyo po kami na nawa sa amin po natitirang buhay sa mundo pong ito, magawa po namin may pamuhay po para po sa iyong banal na kalooban. At huwag po namin sayangin sa mga bagay po na walang kabuluhan. Kaya Panginoong Diyos, turuan niyo po kami kung paano po ba kami pamuhay bilang inyo pong mga anak. Upang kami po ay makapamuhay na nagbibigay po ng loob po sa iyo. Kaya sa oras pong ito, hinihiling po namin na kumilos ka po sa amin sa pamamagitan po ng Espiritu Santo at tulungan niyo po kami na maunawaan po ang iyong banal na kalooban. Umaasa at nagtitiwala lamang po kami sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Okay. So, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Juan. Juan, chapter 13. John chapter 13 po. Okay, babasahin ko po sa inyo sa verse 1. Bago magpista ng Paswa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. At magmula po verse 4. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan. Itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ang tuwalya na nakibigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, "Panginoon, uhugasan mo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon. Ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi mo uhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita uhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." Sa verse 10, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang napaliguan na ay hindi na kailangan hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo malinis na, ngunit hindi ang lahat." At dito po sa verse 14 to 15, basahin po natin ito ng sabay-sabay. "Kung ako nga ang Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa-isa. Sapagkat hindi ako ng halimbawa, upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo." Okay? So ito po yung nais ko pong ibahagi po sa inyo sa araw po ito. Yung patungkol po sa paghugas ni Jesus sa paa ng mga alagad. So magmula po sa chapter 13, dito po Juan hanggang sa chapter 16, ito po yung mahabang pagtuturo ni Jesus sa kanya pong mga alagad. So si Jesus, bago po siya mamatay sa krus,
So nagkaroon po muna ng huling hapunan, O Lord's Supper, kasama po yung kanyang mga alagad. So tayo rin po, nagkakaroon po tayo ng huling komunyon para po alalaanin kung ano po yung ginawa ni Jesus sa Lord's Supper. Subalit, matapos po yung huling hapunan, hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alagad. Ito po ay kamangha-mangha. Bakit po? Dahil sa Jesus po, siya po ay Panginoon. At siya po ay ang Diyos mismo. Siya po ay tagapaglikha. Ngunit, ibinaba niya yung kanyang sarili. Hinugasan niya po yung paa ng mga alagad. Ito po ay gawain po ng isang alipin. Kaya si Jesus, nagbigay po siya ng halimbawa. Dito po sa verse 50, sabi dito, sapagkat kay binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya matapos po tayong maligtas, mayroon na po tayong purpose. Mayroon na po tayong layunin. So ano po yung ating layunin? Ito po yung tularan ang Panginoong Yesus. Kung babasahin po natin sa Levitico chapter 11, so mayroon po doon malinis at maruming hayop. At mula po sa malinis na isda, yung malinis na isda ay mayroon pong palikpik at taliskis. Yung kaliskis po, ito po ay tumutukoy po sa direksyon. So matapos po tayong maligtas, mayroon na pong direksyon yung ating pong buhay. Mayroon na po tayong layunin. Yung mga taong ligtas, ay wala po silang malino na layunin sa kanila pong buhay. Kaya matapos po tayong maligtas, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Subalit, hindi ito nangangahulog na tayo po ay perfecto na. Hindi pa po tayo perfecto. Kaya kinakailangan po natin patuloy po na lumago at tularan ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus, dumaan din po siya sa proseso ng paglago. Isinilang din po siya bilang sanggol hanggang sa si Jesus ay namatay sa krus. Nagpakita po siya ng halimbawa po sa atin. Kung babasahin po natin yung apat na ebanghelyo, makikita po natin dito yung mga halimbawa na ipinakita po sa atin ng Panginoong Jesus. Si Jesus sa kanyang ministry, nagpagaling siya ng may sakit, gumawa ng himala, nanalangin, nagturo sa mga tao, at naranasan niya rin po yung mga kahirapan, nagutom rin po siya. Subalit, gumawa po siya ng buong sikap. Kaya anumang pong halimbawa yung ginawa po ni Jesus, kinakailangan po natin itong tularan. So dito po, sa binasa ko po, verse 4 hanggang 5, muli ko pong babasahin para sa inyo. Kaya't tumindig siya pagkatapos maghapunan. Itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa planggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. So dito po, yung gawain po ng paghuhugas ng paa, ito po ay gawain po ng isang alipin. So nung panahon pong iyon, so yung kalsada ay hindi pa po sementado katulad po sa panahon po natin ngayon. At kapag lumalabas po yung mga tao sa panahon po nila, so nakasuot lamang po sila ng sandalyas. Kaya kapag lumalabas po sila, yung kanila pong paa ay maalikabok, marumi. Diba? Lalo na yung kapag yung paa po natin nagpapawis, diba? Yung alikabok, dumidikit po sa paa. At sa panahon po ngayon, kapag yung amo ay umuwi na, yung kanila pong mga alipin, sila po ay naghahanda po ng pamigkis. Nagbibigkis po sila ng tuwalya at hinuhugasan po nila yung paa ng kanila pong Panginoon. Ito po yung tungkulin po ng isang alipin. Subalit dito, yung gawain po ng isang alipin ay ginawa po ni Jesus. Hinugasan niya po yung paa ng kanyang mga alagad. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po, ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili. Bakit? Nais po ni Jesus na turuan yung mga alagad ng napakahalagang aral sa pamamagitan po nito pong halimbawa nito. Bakit po? Tingnan po natin sa, lagyan po natin ito ng tanda at tingnan po natin sa Lucas chapter 22. Lucas chapter 22, verse 24. Lucas chapter 22, verse 24. Okay. Babasahin ko po para sa inyo sa verse 24. Nagkaroon ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila. So dito po sa time pong ito, malapit na po yung kamatayan po ni Jesus.
Pero hanggang sa sandaling ito, yung mga alaga, nagtatalo-talo sila. Sino yung umupo sa kanan? Sino po yung umupo sa kaliwa? Wala pong sino man po sa kanila yung naghugas po ng paa ni Jesus. Maging yung mga alagad, wala rin po naghugas ng kanila pong mga paa mula po sa kanila. So lahat po sila, ang nais po nila, sila po yung paglingkuran. Ayaw po nilang maglingkod. Hindi po nila naunawaan kung bakit ba kumarito si Jesus sa mundong ito. Ang gusto lamang po nila, magkaroon sila ng posisyon sa mundong ito. Ano po ba yung dayo nila ng pagparito ni Jesus sa mundong ito? Kung babasahin po natin sa Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat maging anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ito po yung purpose ng kanyang pagparito. At ilang beses po ito sinabi ni Jesus sa kanyang pong mga alagad. Subalit yung problema, kahit ilang beses nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, yung patungkol sa bagay po ito na siya ay mamamatay at muling magbubuhay, hindi pa rin po nila naunawaan. Maging lang si Maria, binuhusan niya, di ba si Maria binuhusan niya ng mamahaling pabango si Jesus para po sa paghahanda sa kanyang paglilibing. Subalit, hindi pa rin po nila naunawaan. Sabi nila, itong pabangong ito ay mahal ito. May pagbibili na natin sa malaking halaga at may ibibigay natin sa mga lukha. Kaya, hindi po nila naunawaan. At alam po ni Jesus yung kanila pong puso. Kaya nais po ni Jesus, naturoan po sila kung paano po yung pag-ibig, pagpapakumbaba, at paglilingkod sa pamamagitan po ng halimbawa. Dito po sa verse 25 hanggang verse 27, sabi dito, at kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay nagpapanginoon sa kanila, at ang mga may otoridad sa kanila ay tinatawag na mga tagapamahala. Subalit sa inyo hindi gayon, sa halip, ang pinakadakila sa inyo ang maging pinakabata, at ang pinuno ang siyang naglilingkod. Sapagkat, alin ba ang higit na dakila, ang nakaupo ba sa habag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa habag? Subalit, ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Di ba sa paningin po ng mga tao, yung pinakadakila sila yung umuupo sa habag, tama? Yung nakaupo sa trono, tama? Pero sa paningin po ng Diyos, yung pinakadakila sila po yung mga naglilingkod. Kaya sabi po dito sa verse 27, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang nakaupo ba sa habag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa habag? Sabi ni Jesus. Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Si Jesus po, naglilingkod po siya. Hinugasan niya po yung paa ng kanyang mga alaga. Kaya sabi ni Jesus, ang gusto niyong sabihin, kung gusto ninyong maging dakila, dapat kayo maglingkod. Si Jesus, siya po ay ang Diyos mismo. Subalit, ibinaba niya yung kanyang sarili. Hinugasan niya po yung paa ng mga alagad. Kaya dapat, magkaroon din po tayo ng puso katulad ni Jesus. Dapat na tularan po natin si Jesus ng paunti-unti matapos po tayong maligtas. Kung magkakaroon po tayo ng puso katulad po kay Jesus, magagawa rin po nating ibigin at paglingkuran yung isa't isa. At magagawa rin po nating hugasan yung paa ng mga brothers and sisters gaya po ng ginawa ni Jesus. Naintindihan po? Okay, balikan po natin sa ating pong main verse. John chapter 13. Lagyan po ng tanda. So lagyan po natin ng tanda kasi babalik-balikan po natin ito. Okay? John chapter 13 sa verse 1. Okay, babasahin ko po para sa inyo. Bago magpista ng Paswa, alam ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. So dito po, malapit na po si Jesus mamatay doon sa krus. At alam niya na siya ay pupunta na sa langit. At inaalala niya yung kanyang mga alagad at minamahal niya yung kanyang mga alagad. Kaya ito po yung sabi dito, yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Kaya minahal niya yung kanyang mga alagad, lahat ng kanyang mga alagad. Ibig sabihin, wala po siyang pinili. Maging si Judas Iscariote na magkakanulog sa kanya, hinugasan niya rin po yung kanyang paa. Alam po ni Jesus sa simula pala na si Judas Iscariote yung magkakanulog sa kanya. Tingnan po natin sa John chapter 6. John chapter 6. Verse
sa 64 po, verse 64. John chapter 6, verse 64. Okay, babasahin po para sa inyo. Subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya, sapagkat nalalaman ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino-sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya dito po, alam na po ni Jesus kung sino po yung magkakanulo po sa Kanya. Alam niya na ipagkakanulo siya ni Judas Iscariote, tama po? Subalit, minahal pa rin po niya si Judas hanggang sa huli. Ganito po yung pag-ibig po ng Diyos. Yung pag-ibig po ng Diyos ay perpekto. Banal, walang kondisyon, hindi nagbabago, at ito po ay walang hanggan. Tama po? Subalit yung pag-ibig po ng tao, mayroon pong kondisyon at hindi po perpekto. At yung tayo po, yung mga tao ay pabago-bago. Tama po? Kayo po, halimbawa, kung kayo po ay nasa kalagayan po ni Jesus, alam ninyo na si Judas Iscariote yung magkakanulo sa inyo. Kaya niyo po bang ibigin si Judas Iscariote? Imposible po, tama. Hindi po natin kayang ibigin yung taong papatay sa atin, tama po. Hindi. Subalit, si Jesus, inibig niya po si Judas Iscariote hanggang sa huli. Kaya tayo rin po, minahal rin po tayo ng Diyos hanggang sa huli. Alam po niya na tayo po ay hindi po karapat-dapat. Masamang tao po tayo, tama? Masamang tao po ba kayo? Hindi. Kung masamang tao po tayo, hindi po tayo karapat-dapat. Tingnan po natin sa Roma chapter 5. Roma chapter 5. So dito po, tayo po ay masama. Subalit, minahal pa rin po tayo ng Diyos. Ito po ay kamangha-mangha. Roma chapter 5, verse 6 hanggang 8. Roma chapter 5, verse 6 hanggang 8. Nakita na po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Sapagkat noong tayo ay may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat pihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alak-alak sa isang taong matuwi. Bagaman alak-alak sa isang mabuting tao, marahil ay mga kahas na mga. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ito po yung pag-ibig po ng Diyos para po sa atin. Sabi dito, sa verse 6, sapagkat kung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sino po yung masama? Tayo. Tama po? Kung hindi po tayo masama, ibig sabihin hindi po namatay si Jesus para po sa atin. Tama po? Siya po ay namatay po para sa atin. Hindi lamang po siya namatay para po sa mabubuting tao, kundi pati rin po sa masasama. Kaya pinatunayan po ng Diyos yung kanya pong pag-ibig sa pamamagitan po ng kamatayan ng kanya pong anak doon po sa krus. Nilikha po ng Diyos yung mundong ito sa pamamagitan po ng salita. Tama po? Subalit yung pagliligtas po sa atin ay hindi niya po ginawa sa pamamagitan po ng kanyang salita. Ito po ay pinatunayan niya po sa pagsusuko ng kanyang anak at pagkamatay ng kanyang bugtong na anak doon po sa krus. Ito po yung pag-ibig po ng Diyos para po sa atin. Eh kung babasahin po natin sa John 3:16, sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung kanya pong pag-ibig sa atin. Ibinigay niya yung kanyang tanging anak at namatay po doon sa krus, nagdanat ang kanyang dugo para po sa atin. Bakit? Dahil minamahal niya po tayo. Kaya diba, yung kanta po ng choir kanina, ano po yung kanta ng choir? Pag-ibig ni Kristo. Diba? Sa pag-ibig ni Kristo, ako ay tinubos, ang aking kasalanan, pinawi niyang lubos. At sa chorus, tunay na di nagbabago ang pag-ibig ni Kristo. Sabay niyo naman po ako. At laging dalisan ang kanyang pagmamahal. Kaya yung pag-ibig po ng Diyos ay perfecto.
banal, walang kondisyon, hindi nagbabago, at ito po ay walang hanggan. Kaya di ba sabi po sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Kaya magmula sa pinakamasamang tao, ang Diyos po ay nagtsatsaga. Hanggang ngayon po naghihintay pa rin po ang Diyos na yung mga makasalanan ay magsisi. Dahil ayaw niya na ang sino man po ay mapahamak. Gusto niya po na lahat ng tao ay maligtas. Subalit kung ang tao po ay hindi po magsisi hanggang sa huli, ibig sabihin, napupunta po sila sa impyerno. Kaya dapat po nating tandaan, yung Diyos, yung kanya pong pag-ibig ay wala pong hanggan. Ito po ay perfecto at banal. Kaya maging si Judas na magkakalulo sa kanya ay inugasan niya rin. Inugasan rin po ng Panginoong Jesus. Balikan po natin sa ating pong main verse. John chapter 13, verse 6 hanggang 9. Okay, babasahin ko po para sa inyo. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, "Panginoon, uhugasan mo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi mo uhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita uhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." So dito po, ayaw po ni Pedro na hugasan po siya ni Jesus. Subalit sabi ni Jesus sa kanya, "So yung ginagawa ko ngayon ay hindi mo pa nauunawaan." Kaya dito sa verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman." Ngunit dito, sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." So dito po, ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng paghuhugas po ng kasalanan sa pamamagitan po ng paghuhugas sa mga alagad. Kung isang tao po ay hindi pa po nahuhugasan ng dugo ni Jesus, ibig sabihin, wala pa po siyang kinalaman kay Jesus. Wala pa po siya relasyon kay Jesus. Kaya, nang maunawaan po ito ni Pedro, ito po yung kanya pong sinabi sa verse 9. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paalaman, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo." Si Pedro po, nais po talaga niya magkaroon ng malapit na relasyon kay Jesus. Kaya, sabi niya, "Huwag niyong aking sabi dito, hindi ang aking paalaman, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo din." Si Pedro po, siya po ay isang mangingisda, tama po. So marahil, kapag siya po ay nangingisda, gusto niya makakuha ng marami. Gusto niya sa kanya po lahat. Kaya sabi niya, "Kung ang paghuhugas, yung paraan para mapalapit ako sa iyo, hugasan mo lahat." Sabi ni Pedro, dapat magkaroon din po tayo ng ganito pong puso, katulad po kay Pedro. Pagdating po sa kaluwalhatian, gantimpala, asamin po natin na magkaroon po tayo ng marami. Gusto niyo po kung magkaroon ng maraming gantimpala pagdating po natin sa langit? So dapat magkaroon po tayo, kahit mahirap po yung buhay po natin sa mundong ito, salat po yung ating, salat po tayo sa kayamanan, mahirap lang. Pero dapat pagpunta po natin sa langit, marami po tayong gantimpala. Tama po? So, si Pedro, ganito po siya. Kaya si Pedro, naging leader siya. Dahil mayroon po siyang pusong tapat. Siya po ay simple lamang, subalit siya po ay totoo. Ang gusto niya lamang po ay mapalapit po kay Jesus. Kaya kung mayroong anumang bagay na pwede niya pong gawin para po kay Jesus, ginagawa niya po ang bagay pong iyon. Kaya ganito po yung kanya pong katangian. Kaya sinabi niya, "Panginoon, hindi lamang aking mga paa, kundi pati ang aking kamay at ang aking ulo ay hugasan mo." Kaya dapat magkaroon po tayo ng puso katulad po nito ni Pedro. Naisin po natin mapalapit po kay Jesus at naisin po natin yung kantimpala at kaluwalhatian. Subalit, ito po yung sagot po ni Jesus sa sunod po na verse nang sinabi po ito ni Pedro. Verse 10. Sabi dito, sa verse 10, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang napaliguan na ay hindi na kailangan hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat." So dito, sabi dito ni Jesus, "Ang napaliguan na." Anong ibig sabihin pong napaliguan dito?
Yung ibig sabihin po ng napaliguan na, nalinis na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan nang sampalatayanan po natin ang dugo ni Jesus. Katulad din po nito, si Pedro, ang gusto sabihin ni Jesus, napaliguan ka na, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ito po yung gusto sabihin ni Jesus kay Pedro. Si Pedro po, napatawad na po siya sa kanyang mga kasalanan nang sampalatayanan po niya ang Panginoong Jesucristo. Tayo rin po, nang tayo po ay sumampalataya kay Jesus, ito po yung araw na tayo po ay napaliguan na. Tingnan po natin sa Unang Korinto, chapter 6, verse 11 po. Unang Korinto, chapter 6, verse 11. Hinahanap na, basahin po natin ito ng sabay-sabay. At ganyan ang mga ilan sa inyo, subalit nabugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaanggalap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya sabi dito, subalit nabugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaanggalap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nang tayo po ay sumampalataya kay Jesus, tayo po ay napaliguan na. Tayo po ay nahugasan na sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya kapag dinitingnan po tayo ng Diyos, hindi na po yung kasalanan yung nakikita niya. Ang nakikita niya na po ay ang dugo ni Jesus. Kaya sa harapan po ng Diyos, tayo po ay malinis na. Matapos po tayong maligtas, tayo po ay napatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya hindi na po tayo mapapahama. Yung kasalanan po natin, past, present, and future, ay nilinisan na ng dugo ni Jesus. Kaya tayo po ay napaliguan na. Diba? Sabi po sa Hebreo, chapter 9, verse 12. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa lahong banan, sa gay tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ito po yung pundasyon ng ating pong pananampalataya. Kaya nang sampalatayanan po natin ito, nang sandaling iyon tayo po ay napaliguan na. Hindi na po natin kailangan pang mapaliguan. At sa Hebreo chapter 10 verse 10, sabi doon, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ay ginawang banal. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Kaya sa harapan po ng Diyos, tayo po ay malinis na, ginawa na tayong banal. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para po sa atin. Kaya yung kaligtasan po natin, ito pa isang beses lamang sa buong buhay po natin nang sampalatayanan po natin ang Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin sa Galatia chapter 2. Galatia chapter 2, verse 16. Galatia chapter 2, verse 16. Babasahin ko po para sa inyo. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aaring ganap ang sinumang naman. Kaya tayo po, nang tayo po ay maligtas, tayo po ay inaaring ganap na. Ibig sabihin, tayo po ay itinuturing ng Diyos na nakasunod sa kautusan. Dahil po ba sa ating sarili? Hindi po. Dahil po sa Panginoong Yesus. Siya po yung tumupad ng sampung utos para po sa atin. Kaya si Jesus, siya po yung ating naging katwiran. Kaya sa harapan po ng Diyos, tayo po itinuturing niya na po na nakasunod po ng kautusan. Itinuturing niya na po tayong matuwid, inaring ganap. Dahil po kay Yesu Kristo. Kaya matuwid na po tayo nang tayo po ay maligtas. Kaya tandaan po natin, kung tayo po ay ligtas na, tayo ay napaliguan na. Okay? Kaya hindi na po natin kailangan pa mapaliguan. Balikan po natin sa ating pong main verse, John chapter 13, sa verse 10. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos.
kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. So, dito po, sabi dito, ang napaliguan na hindi na kailangan hugasan maliban ng kanyang mga paa. So, anong ibig sabihin po ng paghuhugas po ng paa? Ibig sabihin po ng paghuhugas ng paa, ito po yung paghuhugas po ng ating mga kasalanan na nagagawa po natin araw-araw. Habang nabubuhay po tayo sa mundo pong ito, na-expose po tayo sa kasalanan, sa tukso ng sanlibutan, tukso ng diablo, at ito po yung nakapagpaparumi sa ating pong paa. Ang paa, ito po yung parte ng ating pong katawan na umaapak po sa lupa. Ang lupa, ito po ay ang sanlibutan. Kaya kinakailangan po nating patuloy na mahugasan po yung ating pong paa. Kinakailangan po nating patuloy na malinis sa araw-araw po nating kasalanan para magkaroon po tayo ng fellowship sa Panginoon. Bakit po? Dahil kung marumi po tayo, hindi po tayo magkakaroon po ng fellowship sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal. Sabi po sa unang Pedro chapter 1 verse 16, sapagkat nasusulat, kayo maging banal, sapagkat ako'y banal. Kaya, nais po ng Diyos, matapos po tayo maligtas, ay mamuhay po tayo na mayroon pong kabanal. Maging banal po tayo. Dahil ang Diyos ay banal. Gusto niya na magkaroon po tayo ng fellowship sa Kanya. Dahil kung marami po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng fellowship sa Kanya. Tingnan din po natin sa Levitico chapter 11. Levitico, lumangtipan po yan. Chapter 11, sa verse 45. Levitico, chapter 11, verse 45. Ibabasahin ko po para sa inyo. Sapagkat ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So ito rin po yung sinabi po ng Diyos sa mga Israelita. So matapos iligtas ng Diyos yung mga Israelita mula po sa Ehipto, nais po ng Diyos na turuan po silang mamuhay na mayroon pong kabanalan. Subalit para po sa mga Israelita, nakakaalis pa lamang po sa Ehipto, mahirap po para sa kanila na maunawaan po ang bagay pong ito. Kaya itinuro po ito sa kanila ng Diyos sa pamamagitan po ng malinis at maruming hayo. Sa pamamagitan po nito ay ipapaunawa po sa kanila ng Diyos kung paano po makapamuhay na mayroon pong kabanalan. Bakit po? Dahil matapos po silang iligtas ng Diyos mula po sa Ehipto, mayroon pong layunin ang Diyos sa kanila kung bakit po sila iniligtas. Ganyan din po sa atin. Matapos po tayong maligtas, mayroon pong layunin ang Diyos kung bakit niya po tayo iniligtas. Ano po ba yung layunin ng Diyos kung bakit niya kayo iniligtas? May idea po kayo? Wala. So, di ba, iniligtas po tayo ng Diyos at nananatili pa rin tayo sa mundong ito para ipangaral yung Ebanghelyo. Tama po? Pero bukod pa po dito sa ipangaral po yung Ebanghelyo, ano pa po yung purpose? Bakit din tayo iniligtas po ng Diyos? So, marami po mga Kristiyano, hindi po nila ito alam. Kaya hindi po sila makapamuhay ng maayos na Kristiyanong pamumuhay. Dapat po natin malaman, ano ba yung purpose ng Diyos kung bakit na tayo iniligtas? Tingnan po natin sa Exodus chapter 29. Exodus chapter 29, verse 46. So ito po yung dahilan kung bakit iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita mula po sa Ehipto. So, nakita na po? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Exodus chapter 29, verse 46. Nahanap na po? 3, 2, 1. Kanilang maalalaman na ako ang Panginoon ng Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Upang ako'y magkaroon sa kanila, ako ang Panginoon ng Diyos. Nahanap niyo na po yung dahilan kung bakit iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita mula po sa Ehipto. So dito po, sa talatang ito, makikita po natin, sabi dito sa may huling bahagi, upang ako'y manirahan kasama nila, ako ang Panginoon nilang Diyos. Ito po yung layunin po ng Diyos
kung bakit iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita mula po sa Ehipto upang makasama nila ang Diyos. Ito rin po yung layunin kung bakit po tayo iniligtas po ng Diyos upang makasama natin siya. Hindi lamang po sa langit, kundi dito rin po sa mundong ito. Nais po ng Diyos na tayo po ay makasama. Kaya matapos po tayong maligtas, nais po ng Diyos na mamuhay po tayo na mayroon pong kabanalan. Para po magkaroon po tayo ng pakikisama po sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya mayroon pong tatlong yugto ng kaligtasan. Alam po ninyo yung tatlong yugto ng kaligtasan? Una, justification. Pangalawa, sanctification. Ikatlo, glorification. Diba? Yung justification, ito po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Itinuturing na po tayo ng Diyos na matuwid dahil po sa lugob ni Jesus. At yung ikalawa, yung sanctification, ito po yung pagbabago ng ating pong karakter. Ito po yung kasalukuyang stage po natin. At yung glorification, ito po yung kapag dumating na po si Jesus, babaguhin niya po yung ating pong hamak na katawan sa isang maluwalhating katawan. Kaya yung sanctification, habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, sa ating pong Christian life, so hindi ibig sabihin, perfecto na po tayo. Hindi pa po tayo perfecto. Nagkakamali pa rin po tayo, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan, at para makalakad po tayo sa liwanag po ng Diyos, kailangan po nating mahugasan po yung ating pong sarili na paulit-ulit. Dahil habang tayo po ay nabubuhay po sa sanlibutan, yung mga maruruming bagay po sa mundo pong ito ay pumapasok po sa puso po natin. Kapag nanonood po tayo ng TV, nanonood ng YouTube, internet, sa pamamagitan po ng mga makamundong kaibigan po natin, sa pamamagitan po nito, yung maruruming bagay ay pumapasok sa atin. Kaya napakahalaga, matapos po tayong maligtas, napakahalaga po ng sanctification. Dahil sabi po ng Diyos, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Kaya yung pagpapakabanan, ito po yung pagtulad po kay Jesus. Tularan po ang Panginoong Jesus upang tayo po ay maging malinis na sisidlan. Kapag tayo po ay naging malinis na sisidlan, gagamitin po tayo ng Diyos para po sa kanyang maluwalhating gawain. Bakit? Kung tayo po ay marumi, hindi po tayo gagamitin po ng Diyos. Tama po, alibawa ito, marumi, pwede ko bang inuman? Hindi po, di ba? Katulad din po ito. Kung marumi po tayo, hindi po tayo gagamitin po ng Diyos. Kaya matapos po tayong maligtas, kinakailangan po yung maging malinis po tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya, ngayon, pag-iisipan po natin, paano po natin mahuhugasan yung ating paa? Paano po tayo mahuhugasan kapag tayo po ay narurumihan? So, yung ating pong paa ay mahuhugasan po sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ng fellowship, at ng panalangin. Si Jesus, hinuhugasan niya po hindi lamang po yung ating pong buong katawan, kundi pati na rin po yung ating pong paa sa pamamagitan po ng salita, panalangin, at ng fellowship. Kaya una, kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, una, kinakailangan po natin ipahayag ito. Kinakailangan po natin manalangin sa Diyos. Tingnan po natin sa unang buwan. Unang buwan. Unang buwan, chapter 1, verse 9. Ibabasahin ko para sa inyo. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So bago ko ito ipaliwanag, mayroon po kasing mga nagtuturo na mali po yung interpretation po nila, yung interpretation po nila sa talatang ito. Ginagamit po nila ito para po sa kaligtasan. Sinasabi nila kapag ipinahayag mo ang iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas at dahil lilinisin ka ng Diyos sa iyong kasalanan, sabi nila. So, balit dapat po nating tandaan, ito pong 1 John chapter 1 verse 10, hindi po ito para po sa kaligtasan. Ito po ay para po sa fellowship. Dahil ito pong unang buwan, isinulat po ito ng Diyos para po sa kanyang mga anak, sa mga born again Christian. Dito po sa chapter 2 verse 12, sabi dito, unang buwan chapter 2 verse 12, mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Tama po? Kaya ito pong 1 John ay para po sa mga taong ligtas. Kaya ito po, ito pong 1 John chapter 1 verse 9, ito po ay para sa restoration ng fellowship po natin sa Diyos. Halimbawa, di ba kapag yung anak ay nakagawa ng kasalanan sa kanyang tatay,
hindi po maayos yung relasyon nila, di ba? Para po maayos yung relasyon ng anak sa kanyang tatay, ano po yung dapat niyang gawin kapag mayroon siyang kasalanan? Mag-sorry, di ba? Ipahayag niya yung kanyang kasalanan at pagkatapos patatawarin siya ng kanyang tatay at may babalik yung fellowship niya sa kanyang tatay. Katulad din po nito, kapag mayroon po tayong kasalanan, kinakailangan po natin ipahayag ito sa Diyos upang ma-restore po natin yung fellowship po natin sa kanya. Kaya kung may nangihinaman po dito dahil po sa kasalanan, ipahayag niyo po iyan sa Diyos upang ma-restore po ang inyong pong Christian life. Ano mang kasalanan na nagawa po natin, patatawarin po iyan ng Diyos kung tayo po ay tapat na magsisisi at tayo po ay gagamitin ng Diyos. Kilala po ninyo si Haring David? Di ba si Haring David, siya po yung taong kinalulugdan ng Diyos? Kung babasahin po natin sa aklat po ng gawa. So, subalit, si David, nakagawa po siya ng malaking kasalanan. Ano po yung malaking kasalanan na gawa niya? Pagpatay at pangangalugma. Pero bakit siya nagdamit ng pangalang kinalulugdan, taong kinalulugdan ng Diyos? Dahil po si David ay tapat po siya ng sisi. Nagsisi siya sa Diyos at na-restore po yung fellowship niya sa Diyos. Dapat po nating tandaan, ang dugo ni Jesus ay makapangyarihan, mas makapangyarihan kaysa po sa inyong kasalanan. Kung tayo po ay tapat na magsisisi, katulad po ni David, tayo po ay patatawarin po ng Diyos. At gagamitin po tayo ng Diyos. At ikalawa, malilinisan po natin yung ating pong mga paa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Tingnan po natin sa Epeso chapter 5, verse 26 hanggang 27. Epeso chapter 5 verse 26 hanggang 27. Nahanap nyo na po? Okay, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Epeso chapter 5 verse 26 hanggang 27. Upang kanyang pakabalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili isang maluwalhating iglesia na walang batid, lubot, o anumang ganyang bagay, kundi siya ay maging banal at walang buhis. Kaya dito po, yung salita po ng Diyos, sabi dito, upang kanyang pakalinisin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Yung salita po ng Diyos, ito pong Biblia ay katulad po ng tubig. Sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, sa pamamagitan po nito pong Biblia, paulit-ulit po tayong nililinisan po ng Diyos sa ating pong mga kasalanan. Kapag tayo po ay nagtitipon-tipon po sa church, nililinisan po tayo ng Diyos kapag tayo po ay nag-aaral po ng salita po ng Diyos sa pamamagitan po ng kanya pong salita. At kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay, nag-aaral, nililinisan po ng Diyos yung puso po natin. Kapag tayo rin po ay dumadalo sa Lord's Day Sermon, Wednesday Sermon, mga Bible Study Cell Group, Bible Study, o Cell Group Fellowship, tayo po ay paulit-ulit na nililinisan ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa atin na maging malapit po sa salita po ng Diyos. Kinakailangan po nating mahugasan ng paulit-ulit sa pamamagitan po ng kanya pong salita. Kaya dapat po maging malapit po tayo sa Biblia. Kapag tayo po ay malapit sa Biblia, mapapalayo po tayo sa kasalanan. Subalit kung tayo po ay malayo sa Biblia, mapapalapit tayo sa kasalanan. Naintindihan po ninyo? Pero, kung malapit naman tayo sa Biblia, mapapalayo naman tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na maging malapit po tayo sa Biblia. At yung pagiging malapit po sa Biblia, ito rin po ay pagiging malapit sa Diyos. Kaya, ugaliin po natin na palagi kapag mayroon po tayong pagkakataon na makadalo sa mga fellowship, Bible study, dumalo po tayo. Napakahalaga po nito, lalong-lalo na po yung Wednesday sermon. Napakahalaga po ng Wednesday sermon po para po sa ating mga Christian life. Kung gusto po ninyong lumago, napakahalaga po ng Wednesday sermon. At alam po ninyo na yung proseso para po magawa po yung Wednesday sermon, marami pong pinagdadaanan po yan. So, parang simple na lang, pinapanood din nyo, nakadabing na. Pero alam po ninyo, paano po yan ginagawa? Una po, tinatay po yan ng mga misyonari.
sa tinatranscribe po nila yan, Korean, tapos itatranslate po nila sa English. At pagkatapos nila itranslate sa English, itatranslate naman po yan ng mga evangelists, mga brothers and sisters sa Pilipino, sa wikang Pilipino. At pagkatapos alam po ninyo, ibabalik po nila yan doon sa magpuproprint, tapos saka po idadabi. Marami pong proseso bago po mabuo yung Wednesday sermon. Kaya sa kabila po ng pinapanood po ninyong Wednesday sermon tuwing Miyerkules, sa kabila po niyan marami po mga sakripisyo ng mga pastor, evangelist, mga brothers and sisters. Kaya napakahalaga po niyan. Napakahalaga po ng Wednesday sermon. Subalit, marami po mga brothers and sisters hindi po nila ito alam. Kaya okay lang sa kanila na linggo lang sila umatin. Subalit, hindi po tayo mga Sunday Christian. Tayo po ay Kristiyano 24/7. Naintindihan po ninyo, araw-araw tayo po ay Kristiyano. So, kaya napakahalaga po na pag may pagkakataon, kinakailangan po natin makibahagi ano man pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Kaya, una, para po mahugasan po yung ating mga paa, ito po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangalawa, sa pamamagitan po ng panalangin, una. At pangalawa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangatlo, sa pamamagitan po ng fellowship. Binigyan po tayo ng Yesus ng halimbawa. So, balikan po natin sa ating pong main verse. Sa John chapter 13, verse 14 to 15. Ibabasahin ko ito para po sa inyo. John chapter 13, verse 14 to 15. Sabi dito, kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kay binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Ito po yung sinabi po ni Jesus sa kanya pong mga alagad matapos po niyang hugasan yung paa ng kanya pong mga alagad. So yung paghugas po ng paa, ibig sabihin po nito ay paglilingkod sa bawat isa, pagmamahal sa bawat isa, pagkakaroon po ng awa sa isa't isa, at pagpapatawad po sa isa't isa at pagtatakip po ng kasalanan sa isa't isa sa mga brothers and sisters. Kaya paano po natin ito magagawa? Kung wala po yung pagpapakumbaba at pag-ibig, hindi po natin mahuhugasan po yung paa ng isa't isa. Kaya ito po ay napakahalaga. Bakit po? Si Jesus, siya po ay Panginoon. Siya rin po ay Guru. Ngunit hinugasan niya po yung paa ng mga alagad. Ibig sabihin, ibinaba niya yung kanyang sarili. Hinugasan niya po yung paa ng kanyang mga alagad. Ito po ay simbolo ng pagpapakumbaba at pag-ibig at paglilingkod po sa isa't isa. Kaya tayo po, minahal po tayo ng Diyos. Tumanggap po tayo ng pag-ibig mula po sa Diyos. Kaya kung tayo po ay tumanggap ng pag-ibig mula po sa Diyos, ibig sabihin, magagawa rin po natin ibigin ang Panginoon, ang Church, ang mga brothers and sisters. Tama po? Dahil tayo po ay tumanggap ng pag-ibig. Tingnan po natin sa unang Pedro. Unang Pedro. Unang Pedro. Unang Pedro chapter 1 sa verse 22. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Okay, nahanap na. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Basahin po natin. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluhan sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibig kayo sa isa't isa ng buong alat mula sa dalisay ng puso. E diba dito, sabi dito, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluhan sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ito po yung sinampalatayanan po natin, ang pag-ibig po ng Panginoong Yesus. Tapos, pagkatapos nun, sabi dito, kaya kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Bakit? Dahil tayo po ay tumanggap na po ng pag-ibig mula po sa Panginoon.
Magbibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Kaya tayo po, hinugasan na po tayo ni Jesus sa ating pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ibig sabihin, tumanggap na po tayo ng pag-ibig po ng Diyos. Kung tayo po ay tumanggap na po ng pag-ibig po ng Diyos, magagawa na rin po nating ibigin po yung isa't isa. Dahil meron na po tayong, meron po tayong tinanggap na pag-ibig mula po sa Diyos. Kaya sabi po ni Jesus sa John chapter 13 verse 14, kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng paa ng isa't isa. Kaya dapat magkaroon din po tayo ng puso katulad po kay Jesus. Ano po yung puso katulad po kay Jesus? Ito po yung pusong nagmamahal, pusong mapagpakumbaba. Kung wala po yung bagay kong ito, mahirap po para sa atin na maglingkod sa church, sa Panginoon, sa mga brothers and sisters. Kaya kung kapag yung pag-ibig po sa ating pong Kristiyanong pamumuhay ay nawala, mahirap po para po sa atin na maglingkod sa Panginoon at sa church. At ang paglilingkod po sa mga brothers and sisters ay magiging mabigat po para sa atin. Alam niyo po, yung kailangan at gusto magkaiba po ito. So, halimbawa, bakit po kayo umaten ngayong Sunday? Kasi kailangan eh. Bakit ka ba umaaten tuwing Wednesday? Kasi kailangan daw para sa paglabo ng aking pananampalataya. Bakit ka umaten ng cell group fellowship? Kasi kailangan daw na umaten sa cell group fellowship. Bakit mo pinaglilingkuran yung mga brothers and sisters? Kasi kailangan ko daw paglingkuran yung mga brothers and sisters kasi leader daw ako, sabi ni Evangelist. Kaya kailangan ko daw paglingkuran yung mga brothers and sisters kasi ito yung gawain. Kaya ginagawa ko ito kasi kailangan. Yung kailangan at gusto ay magkaiba po. Diba? Halimbawa, bakit ka umaten ng Sunday na Lord's Day Sermon? Kasi gusto kong umaten ng Lord's Day Sermon. Bakit ka umaten ng fellowship? Kasi gusto kong umaten ng fellowship. Bakit ka umaaten ng Wednesday? Kasi gusto kong umaten ng Wednesday. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Kasi gusto kong magbasa ng Biblia. Bakit ko pinaglilingkuran yung mga brothers and sisters? Kasi gusto kong paglingkuran yung mga brothers and sisters. Ito po yung puso na gusto po ng Diyos. Kapag tayo po ay gumagawa ng anumang bagay, para po sa Kanya, gusto niya po yung pusong loob, pusong nagmamahal. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod, gumagawa po dito sa church, maganda po na maglingkod na mayroon pong pusang loob, pusong nagmamahal. Kaya ang Panginoon, ito po yung kanya pong ginawa. Siya po ay mayroon pong puso, nagmamahal at pusong mapagpakumbaba. Kaya inugasan niya po yung paa ng mga alagaan. Tayo rin po ay tumanggap po ng pag-ibig mula po sa Panginoon. Kaya kinakailangan rin po natin paglingkuran, ugasan yung paa ng mga brothers and sisters na mayroon pong puso nagmamahal at puso mapagpakumbaba. Bakit po? Dahil kung wala pong pag-ibig sa puso po natin, lahat po ng ginagawa po natin dito sa church ay magiging obligasyon na. Intindihan po ninyo? Colossians chapter 3. Tingnan po natin. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Verse 12 hanggang 15. Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 15. Hinahanap na po Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 15. Ibabasahin ko po para sa inyo. Sabi dito, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaanguhan, at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang talib ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo maging mapagpasalamat. So ito po yung katangian po ni Jesus. Si Jesus, siya po ay nahabag po sa atin.
Hinugasan niya po yung ating paa, yung ating mga paa, at pinatawad niya po yung ating pong mga kasalanan. Mayroon po siyang pusong nagmamahal at pusong mapagpakumbaba. Kaya, si Jesus, siya po ay Panginoon. Siya rin po ay guru, subalit hinugasan niya po yung ating mga paa. Kaya sabi po dito, sa verse 13, kung paano pinatawad po kayo, kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya kung paano pinatawad po tayo ng Panginoon, yun daw din po yung ating pong gawin, sabi po niya. Kaya matapos po tayo maligtas, hindi pa po tayo perpekto. Magkakamali pa rin po tayo, maaari po natin masaktan yung bawat isa, tama po? Subalit, sabi po ng Panginoon, kung mayroong kapatid na magkasala sa iyo, patawarin mo siya kung paano pinatawad kita. Bakit po? Dahil po tayo ay tumanggap ng pag-ibig mula po sa Panginoon. Kaya magagawa rin po nating ibigin at patawarin yung isa't isa. Kaya magagawa po nating hugasan po yung isa't isa. Paano po natin mahuhugasan yung isa't isa? Ito po ay sa pamamagitan ng fellowship. Sa pamamagitan po ng fellowship. Sa pamamagitan po ng fellowship, magagawa po nating paglingkuran yung isa't isa, magagawa po nating ibigin yung isa't isa, at magagawa po nating ipanalangin yung isa't isa. At magagawa rin po nating patawarin po yung isa't isa. Kaya napakahalaga ng fellowship para po mahugasan po natin yung isa't isa. At sa verse 14, sabi dito, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kaya, para mahugasan po natin yung paa ng isa't isa, sinasabi po ng Biblia, kinakailangan po natin na mapagpakumbabang puso at pusong nagmamahal. Kung may pag-ibig po tayo sa puso po natin, magagawa rin po natin patawarin po yung isa't isa. Ang pag-ibig, sinasabi po ng Biblia ay nagtatakip po ng kasalanan. Nagtatakip po ito ng maraming kasalanan yung pag-ibig. At kung mayroon po tayong mapagpakumbabang puso, magagawa rin po natin magparaya sa isa't isa. Diba? Yung pagpapakumbaba, ito po yung pagpaparaya. Ituring na yung iba ay mas mabuti kaysa iyong sarili. Ganyan po yung pagpapakumbaba. Kaya kung wala po yung pagpapakumbaba at pag-ibig, hindi po natin mahuhugasan po yung paa ng isa't isa. Kaya yung mga alagad, so, hindi po nila ito naunawaan. Gusto nila sila yung paglingkuran, ako po dito, ako po dito sa kaliwa, ako sa kanan. Ito po yung kanila pong ginagawa. Kaya po, ito po yung kanila pong puso. Alam po ito ni Jesus. Kaya si Jesus, nagbigay po siya ng halimbawa po sa kanila. Tinugasan niya po yung paa ng mga alagad. Ibig sabihin, nagbigay po siya ng halimbawa sa mga alagad. Bakit? Para po tularan po nila si Jesus. Tingnan po natin sa Mateo chapter 11. Mateo chapter 11. Mateo chapter 11 sa verse 29. Mateo chapter 11 sa verse 29. Nahanap na po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maalo at may mapagpakumbaba puso. At makakatagpo kayo ng kapalinahan para sa inyong mga kaluluwa. Ito po yung sinabi po ni Jesus. Sabi dito, muli ko pong babasahin, basahin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maalo at may mapagpakumbabang puso. At makakatagpo kayo ng kapalinahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya sabi po dito ni Jesus, matuto kayo sa akin. Nagbigay po siya ng halimbawa para po tularan siya ng kanyang mga alagad. Ipinakita niya po yung pusong nagmamahal at pusong mapagpakumbaba sa pamamagitan po ng paghuhugas niya sa paa ng mga alagad. Kaya sabi niya, matuto kayo sa akin. Kaya alam po ninyo, si Jesus, di ba? Matapos po ito, siya po ay namatay doon sa krus. At pagkatapos niya mamatay, sa ikatlong araw muli po siya nabuhay at umakyat po siya sa langit.
At matapos po yun, alam po ninyo, yung mga alagad, matapos po mamatay at muling mabuhay po si Jesus, tinularan po nila si Jesus. At itinuro po nila ito sa iglesia, sa mga brothers and sisters sa unang iglesia. Tingnan po natin sa Gawa, chapter 2. Mga Gawa, chapter 2. Mga Gawa, chapter 2. Sa verse 42. Mga Gawa, chapter 2, verse 42. Okay, nahanap na po. Gawa, chapter 2, verse 42. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Na nangyayari sa lahat ng iba sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagtuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Kaya dito po, itinuro po ng mga apostol sa mga tao kung naligtas kung ano po yung ginawa po ni Jesus para po sa kanila. Dito po, di ba? Sabi dito sa verse 4 dito, nanatili silang matibay sa mga turo ng mga apostol. Kaya, yung ginawa po ni Jesus para po sa kanila, itinuro rin po nila sa mga alagad. Kaya, pinaglingkuran po nila ang mga kapatiran at hinugasan po nila yung paa ng isa't isa. Kung babasahin po natin dito, sabi dito, sa bigit ng bahagi, sa pagpuputol-putol ng tinapay. Anong ibig sabihin po ng pagpuputol-putol ng tinapay? Ito po yung pag-alala sa huling hapunan, tama? Sa Lord's Supper. Di ba si Jesus? Sa Lord's Supper, dumampot po siya ng tinapay at kanyang pinagputol-putol at ipinamahagi sa mga alagad. Kaya ito pong pagpuputol-putol ng tinapay, ito po yung pag-alala po nila sa Panginoon. Ito rin po yung ginagawa po natin sa Lord's Supper, para alalahanin po natin yung Panginoon. Kaya ibig sabihin po nito, yung ginawa po ni Jesus, tinularan po talaga nila. Ginawa rin po nila para po sa mga naligtas. Kaya dito po sa verse 43, ito po yung nangyari hanggang verse 45. Sabi dito, dumating ang takot sa bawat tao, at maraming kababalaghan at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At sa verse 44, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Dito po sa verse 45, sabi dito, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Eh dito po, yung sinaunang iglesia, yung mga brothers and sisters, sila po talaga ay nagkakaisa. Sama-sama po silang nananalangin, nag-aaral, at sila po ay sama-sama nag-fellowship. Kaya dumating po yung takot sa bawat tao. Anong ibig sabihin po nito? Iginalang po sila ng mga tao. Ibig sabihin, ipinakilala po talaga yung kanila pong identity, kung sino ba talaga sila. Kaya kung tayo rin po ay mga katulad po nito, makikita rin po nila sa atin yung kung sino ba talaga tayo bilang mga Kristiyano. Kung tayo po ay nagkakaisa, pinaglilingkuran yung isa't isa, at iniibig yung isa't isa. At bukod ba po dito, sa verse 44 hanggang verse 45, muli ko pong babasahin, at ang lahat ng mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa mga pangangailangan ng bawat isa. E dito po, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat. Anong ibig sabihin po nito? Kapag tayo po ay mayroon po mga ari-arian, ano pong dapat natin gawin? Ipagbili at ipamahagi. Ganito po ba yung ibig sabihin? So, yung iba, iba yung reaction nila. So, ganito po yung ibig sabihin po nito. Kasi po, sa time pong ito, na panahon pong ito, bawa sa akin na po yung Jerusalem. So, ibig sabihin, anuman pong ari-arian po nila doon, kapag winasak po, mapapakinabangin po ba iyon? Hindi na, di ba? Para mapakinabangin nila, kailangan po nilang ibenta. Kailangan po nilang ibenta. At, ibinenta po nila, at ipinamahagi po nila sa church ayon sa pangangailangan, sabi dito, ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
Katulad din po nito, di ba sa panahon po natin, malapit na rin po wasakin yung mundo ito, tama po? Sa pamamagitan po ng apoy. Kaya ano man po mga bagay sa mundo pong ito, magiging useless yan kapag winasak na po ng Diyos. Kaya ano man pong bagay na mayroon po tayo na pwede po natin ipagamit dito sa church, pwede po natin ipagamit yan, tama po? Halimbawa, mayroon po kayong sasakyan, pwedeng ipangsundo sa mga brothers and sisters, gamitin po ninyo, tama? Mayroon kayong TV, pwede po ninyo ipapanood kapag mayroon pong recorded Bible seminar, tama po? Kaya naman kung pwede po natin ipagamit po dito sa church, ipagamit po natin. Naintindihan po ninyo? So, at dito po, ito po yung kanina pong ginawa. Sila po ay mayroon pong pag-ibig sa isa't isa. Naglingkod sila sa isa't isa. At pagkatapos, ano po yung naging resulta? Dito po sa verse 46 hanggang verse 47. Ito po yung naging resulta. Babasahin ko po para sa inyo. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At pagkatapos, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kaya sila po, araw-araw, sila po ay magkakasama sa templo. Sila po ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsasalo-salo, at meron po silang galak at tapat na puso. At sila po ay nagpupuri po sa Diyos. At pagkatapos, idinaragdag sa kanila ng Diyos araw-araw yung mga naliligtas. Kaya tayo rin, kung ganito rin po tayo dito po sa iglesia, dito po sa Lapidario Church, naglilingkod sa isa't isa, nagsasama-sama, may kita po ito ng mga tao, tapos idaragdag po sa atin ng Diyos yung mga naliligtas. Kaya, ano po yung resulta? Ano po ba yung dahilan kung bakit nadaragdagan po tayo? Dahil po sa bagay po ito. Kapag tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa, at naglilingkod sa isa't isa, at ginagawa po natin yung kalooban po ng Panginoon, idaragdag po talaga sa atin ng Diyos yung mga naliligtas. Kaya, ganito po yung nangyari po sa kanila. Tinularan po nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa John chapter 13, verse 15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya sa Jesus po ay nagbigay po ng halimbawa upang tularan po nila at tinularan po ito ng mga apostol at ng mga brothers and sisters sa sinaunang iglesia. At tingnan din po natin Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 13. Galatia chapter 5. So verse 13 po. Galatia chapter 5, verse 13. Okay, nahanap na po. Galatia chapter 5, verse 13. Okay, basahin po natin kung nahanap na. 3, 2, 1. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit pagkat ang inyong kapatid ang inyong kalayaan bilang isang kagayaan at sa salamat, kundi sa pamamagitan ng kapatid ay maging kanyagin kayo sa isa't isa. Kaya dito po, sa may bandang huli, sabi dito, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Kaya sa pamamagitan po ng pag-ibig, paglingkuran po natin yung isa't isa. Tingnan din po natin sa Unang Korinto. Unang Korinto. Chapter 16. Unang Korinto chapter 16 sa verse 14. Unang Korinto chapter 16 verse 14. Okay, nahanap na po. Unang Korinto, chapter 16, verse 14. Okay, kung nahanap na, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ang inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Kaya, ito po yung dapat po nating gawin. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Ito po yung ginawa po ni Jesus para po sa kanyang mga alagad.
Kaya yung mga alagad sa bandang huli, tinularan po nila ang Panginoong Yesus. Nabuhay rin po sila para po sa Panginoong Yesus. Kaya balikan po natin sa ating pong main verse. John chapter 13. John chapter 13. Verse 15. Okay, basahin din po natin ito ng sabay-sabay. John chapter 13, verse 15. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gamitin ninyo ang ating sabi na wala sa mundo. Kaya ito po yung dapat po nating matutunan ngayon, yung halimbawa po na ginawa po ng Panginoong Kristo. Sabi niya dito, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa po sa inyo. Kaya kung ano po yung ginawa po ni Jesus, tularan po natin. So ngayon, napag-aralan po natin yung patungkol po sa mahalagang aral at halimbawa. Si Jesus, kinuha niya po yung anyong alipin at hinugasan niya po yung paa ng mga alagad. Kaya kailangan din po natin hugasan yung paa ng isa't isa hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Mamuhay po tayo ng mayroon pong kabanalan upang gumawa para po sa gawain po ng Panginoon. Para magamit po tayo ng Diyos, kinakailangan po natin maging malinis at banal. At gagamitin po tayo ng Diyos kapag tayo po ay namuhay na mayroon pong kalinisan, gagamitin niya po tayo para po sa pangangaral po ng Ebanghelyo at sa pamamagitan po nito ay maluluwalhati po natin ang Diyos sa ating buhay ng higit at higit pa. Kaya tandaan po natin yung patungkol po sa paghuhugas ng paa. Ganito po yung paraan para po mapanatili po natin yung pagiging malinis hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Kaya kailangan po natin maging masikap na mapanatili yung pagiging malinis hanggang sa Kanya muling pagdating. Kaya paglingkuran po natin, ibigin, patawarin, hugasan po natin yung isa't isa hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Hanggang dito na lamang po, kahit yung lahat ay bukod magandang. Dakila, banal at mahabagin Diyos, Ama na nasa langit, nasa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po, Ama, sa iyo pong mga salita na ibinahagi po sa amin sa araw ng ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na nawa sa aming pong natitirang buhay sa mundo pong ito, na maipamuhay po namin ito na nga ayaw po sa iyo pong banal na kalooban. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng puso na nagmamahal sa isa't isa, naglilingkod sa isa't isa, na mayroon pong kababaan doon. Nawa, Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin po yung Lapidario Church na gamitin niyo po para po sa pangangaral po ng Ebanghelyo at makapagligtas ng higit at higit ng mga kaluluwa sa lugar pong ito at sa mga karating bayan. Idinadalangin ko rin po si Evangelist Jimmy kasama po ang kanya pong pamilya na patuloy niyo po silang gamitin para po sa Lapidario Church upang mapaglingkuran ng mga brothers and sisters at sa pangangaral po ng Ebanghelyo sa lugar pong ito. Na Panginoong Diyos ay sa pamamagitan po nila, marami pa pong mga tao, mga kaluluwang naliligaw ang maligtas. Ganyan din po sa mga leaders at sa mga brothers and sisters ng Lapidary Church, idinadalangin ko rin po sila, Panginoong Diyos, na patuloy niyo pong gamitin para po sa Ebanghelyo at na makapamuhay po sila na naayon po sa iyo pong banal na kalooban at magbigay po ng kaluwalhatian sa iyo po, Panginoon, sa kanila pong natitirang buhay sa mundo pong ito. Malapit na po ang iyong pagdating at wala na po kami sapat na panahon upang ipangaral po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na nawa yung aming pong natitirang buhay sa mundo pong ito, may ipangukay lamang po namin ng ayon po sa iyo pong banal na kalooban. Umaasa at nagtitiwala lamang po kami sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay palagi nagmamahal. Amen.